Yo, what is up? Kumusta kayo lahat? Welcome sa panibagong episode ng Randrel. At ngayong araw, nandito tayo sa Randrel store namin located dito sa may Gateway Mall, Cubao. Dito lang sa ground floor sa tapat ng Adidas. So ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang multiverse ng Nike Dunk Low Panda. Kasi recently, ang daming nilalabas na iba't ibang variant ng Nike Dunk Low Panda. Sakto malapit na rin palabas yung Multiverse Madness Doctor Strange, no? So, yun, naisip ko na gumawa rin ng multiverse content para dito sa Nike Dunk Low Panda. Meron akong mga magkakaparehas na itsura na panda dito, pero technically hindi sila magkakaparehas na sapatos. Papakita ko sa inyo yung iba't ibang variant nitong Nike Dunk Low Panda. Umpisa natin dito sa regular na Nike Dunk Low Panda. Ito talaga yung panda na panda. Nike Dunk Low Panda, isa sa mga pinaka-popular na Nike sneakers ngayon. Marami nagsasabi na ito na daw yung bagong Air Force One. Medyo may katotohanan kasi marami pumupunta dito sa store na nakaganito. At kapag lumalabas dyan sa mall or kahit saan dyan sa labas, napapansin ko marami na rin nagsusuot na itong sneaker na to. Personally, meron din akong pair na to. Munti ko siyang i-let go pero na-realize ko hindi ko pala kaya. So yun, kinip ko na lang siya, pero ang ginawa ko, pinalitan ko yung lace niya with cream lace. Nung pinalitan ko ng cream lace, parang bagong sneaker na ulit siya. So itong regular na Nike Dunk Low Panda, nirelease to ng men's sizing, women's sizing, grade school. Meron din siyang pang preschool, pati toddler. So full size run to, complete yung sizes na ito. 117,000 pairs ang nasold na ito sa StockX for men's sizing. Tapos sa women's sizing, nasa 60,000 ganun na yata. Sobrang dami na talagang nakabili nito. Kahit dito sa store namin, isa to sa mga best seller namin. Pagdating sa Dunks, ito yung best selling namin na colorway. Next natin is yung Next Nature na Dunk. Mapapansin nyo, pares na pares yung itsura nila, pero may konting pagkakaiba sila. Umpisa natin sa material na ginamit para dito sa sneaker na to. Ang Next Nature collection ng Nike is made of 20% recyclable material. Meron siyang tag dito. Nakalagay, made with at least 20% recycled content. So basically, panda dunk siya, pero gawa siya sa recyclable material. At mapapansin nyo yung box niya, kulay brown. Ito yung Move to Zero box. Dito sa box, nandyan yung mission ng Move to Zero campaign nila. And Move to Zero is Nike's journey toward zero carbon and zero waste to help protect the future of sport. Kung mapapansin nyo, meron siyang logo na ganyan. Ang tawag dyan sa logo na yan is Nike Pinwheel. Lahat ng makikita nyo sneaker ng Nike na may ganyan logo, made siya sa recyclable materials. So yun, basically Nike Dunk Low Panda siya. Same lang sila ng structure, same ng color blocking. Ang pinagkaiba lang sa may tag niya. Naka-reverse lang yung tag niya dito sa may tongue. Kulay white siya with black na Nike branding. Same din dito sa sock liner. Kulay white yung sock liner niya. Tapos kulay neon green or yellow green. Yan, parang vault. Yung kulay ng insole niya with Nike Pinwheel logo. Material wise, malambot yung leather niya ginamit dito. Mas malambot yung leather niya itong compared dito sa regular na Nike Dunk Low. At medyo mas manipis din yung lace na ginamit nila para dito. So kung gusto nyo na Nike Dunk Low Panda na sustainable, ito ang para sa inyo. So proceed tayo sa next variant, sa next na klase ng Nike Dunk Low Panda na meron tayo dito sa store. So ito yung regular. At yung Next Nature. Ang next natin, isa siyang customized na Nike Dunk Low Panda. Customized siya through Nike website. Itong Nike Dunk Panda na to is Nike Bayou. Yan, para sa mga hindi familiar sa Nike Bayou. Service siya na ino-offer ni Nike sa mga customers niya sa atin. Kung saan pwede natin i-customize yung mga Nike merchandise from sneakers hanggang sa mga apparels nila. So itong Nike Dunk Low na to, kinustomize natin siya. Ginaya natin yung pattern, ginaya natin yung color blocking, colorway ng panda. Sa Nike Bayou kasi pwede kayong pumili ng kulay per panel. Anong kulay na gusto nyo dyan, dito sa swoosh. At ang maganda rin dito sa Nike Bayou, pwede nyo piliin yung material na gusto nyo gamitin per part. Halimbawa dito, gusto nyo yung suede or dito or kung gusto nyo ng leather or synthetic leather at alam ko meron din woven material. So itong pair na to, ang material na ginamit is leather. Actually, ano siya, tumbled leather siya. Parang mas decent pa tong quality ng leather na to compared dito sa official na panda. Itong tatlong to, sila talaga yung magkakamuka.
nagtatalo na lang talaga sa insole, sa sock liner, sa materials din. Alam mo yung meme nung Spider-Man? Nagtuturuan ng ganun. Sobrang ginagamit ko yung reference ng Marvel dito sa na to. So, balik tayo dito. Ito yung pang-apat na variant na Nike Dunk Low Panda. Napakita ko na to dito sa inyo sa store. May separate vlog kami para dito. Basically, Nike Dunk Low siya na panda. Meron siyang paisley design dito sa swoosh. Paisley or parang bandana yung itsura niya. So, ginawa nila to sa Nike Dunk Low at sa Air Force One. Meron tayong orange paisley, worn blue, tapos yung barley. Yan, meron to limang colorways, wala pa tayo dito yung kulay green. Tapos sa Air Force One, ginawa rin nila yun. Meron tayong black paisley swoosh, green paisley swoosh, at orange paisley na swoosh. So regular, Next Nature, Nike Bayou, paisley panda. Next natin, dunks pa rin siya pero hindi siya regular na dunks. Ito siyang SB Dunk. Ito, meron tayong Nike SB Dunk Low na Panda Pigeon. So, na-subscribe kayo dito sa channel namin. Alam nyo kung saan namin nakuha to. May nag-cashout sa amin neto. At yung nagbenta sa amin neto, napanalunan na to from logo making contest ni Jeff Staple. Ito yung napanalunan niya from contest na yun. At take note, hindi siya regular box. Special box siya. Ang regular box na to, kulay pink. Pero ang meron sa atin, yung nakuha natin, special box siya. Made of wooden bamboo yata itong material na to. Meron siyang logo ng panda dito. Tapos may mga Chinese writings. Meron siyang mga date dito. At ang 2005, ayan yung unang release nung pigeon kulay gray. Kung saan nagkaroon ng riot sa New York. Yun, napaka-iconic nung release. Mabot sa news yung release nung nung sneaker na yun. There's a footwear frenzy going on in the city right now. A special sneaker made just for New York is in such high demand, people are fighting to own a pair of these things. CBS 2's Michael Pomeran shows us how Nike's Pigeon Dunk had feathers flying. This home video shows the scene outside the Reed Space Store on the Lower East Side yesterday when nearly 100 self-proclaimed sneakerheads got into a shoving match as they waited for the doors to open and the chance to buy one of only 20 pairs of pigeons. Limited edition, of course. Makikita nyo dito sa outsole niya, mga dyaryo-dyaryo yan. Kasi nga umabot sa news, sa mga newspaper, yung release ng pinakaunang colorway na ito. 2017, nag-release ulit ng panibagong Pigeon Dunks. Yung kulay black naman yon. 2019, ito naman yung nirelease. Combination din siya ng black and white. Meron siyang logo ng Pigeon dito. Kaya siya tinawag na Panda Pigeon Dunks. Meron din siyang panda dito. And kung mapapansin nyo, itsura ng panda. Tapos meron din siyang hits ng kulay green. Dito sa may tag niya sa tongue, sa may backtub niya. At sa loob ng sneaker. Pakita ko lang din sa inyo yung insole nito. Meron siyang bamboo na related sa panda. Kasi, 'di ba ang habitat ng panda may mga bamboo-bamboo rin. Nandiyan yung infamous na pigeon ng Staple. At dito naman sa may sock liner niya, meron siyang nakalagay na sample. Binura nila yung letter M. Ilagay nila na letter T dito. So, naging Staple siya instead na sample. Nasama tong sneaker na to dito sa lineup na to. Kasi una, dunk siya. Tapos, panda colorway din siya. So, ang kukompleto dito sa lineup natin, hindi naman pwede puro bida lang ang meron. So, ipapasok natin ang kontrabida. Ang panda na dinapuan ng Venom. Nike Dunk Low Reverse Panda. So, nagamit pa rin natin yung reference dito ng Spider-Man Multiverse. Si Venom nandito rin. So ito bagong-bagong release, ni-release to last week lang. Combination pa rin siya ng white and black, pero dito sa dunk na to, dominant color is kulay black. Kaya siya tinawag na reverse panda. Ngayon, papakitaan ko kayo ng on-fit neto para makita nyo lang anong itsura niya. Kasi first time nating pinakita to sa channel natin. Ito, lagi ko naman napapakita sa inyo anong itsura ng panda dunks kapag on-fit. Bago natin i-on-fit to, quick fit check lang muna. Simulan natin sa sneaker na suot natin.
Nike Air Force 1 na Cactus Jack, kulay black na cargo pants, tapos essentials na long sleeve. So yun lang para sa multiverse nito, Nike Dunk Low Panda. Bago ko pakita sa inyo yung on-fit look nito, gusto ko lang malaman kung alin dito sa anim na sapatos na pinakita ko sa inyo ang pinaka nagustuhan nyo. Bang regular na Panda Dunks, ayan, or gusto nyo ng eco-friendly na sapatos, ayan, or to Nike Bayou, kasi dito sa Nike Bayou kayo ang makakapili ng material na gagamitin for each part. Pwedeng suede dito sa part na to eh. Plus, kung may gusto kayong i-modify, halimbawa gusto nyong kulay black na lang yung toe box niya, pwede nyo rin gawin yon. Or nagustuhan nyo ba tong panda na paisley ang swoosh? Ayan, at ihabol ko lang din, itong dalawang sneaker na to, itong Next Nature pati itong paisley, pareha silang women's exclusive na sapatos. Pang women's yung sizing nila. Pero hindi ibig sabihin no, na pambabae lang sila. Pwede pa rin siya sa lalaki, mag-adjust lang kayo ng size. Halimbawa 8 men's kayo, ang bibili nyo is 9.5 women's. So, mag-adjust lang kayo ng 1.5 sa sizing. Problema nga lang kapag medyo malaki yung size nyo, mas mahirap hanapin, lalo locally dito sa atin. Or nagustuhan nyo tong iconic na sneaker na dinesign ni Jeff Staple. Kung mahilig kayo sa black, ito magandang option to. Personally, ito yung nagustuhan ko dito sa anim na to. Pero kung ang pagpipilian lang is itong mga regular na Panda Dunks lang, ito pipiliin ko. Mahilig kasi ako sa bandana or sa paisley na design. Kayo ba, anong nagustuhan nyo dito sa mga pinakita ko sa inyo? Let me know sa comment section down below. So ngayon, pakitaan ko lang kayo ng mabilisang on-fit look na ito. Kasi umiiyak na yung kasama ko dito. Pagdinala mo yung part purple. Thank you. Consignments. Nike Dunk High na olive green. Hindi kasi tayo bumibili nito. So, inoffera na natin ang consignment. Same din dito sa J1 High na to. Ito wala kasi tayo na tong size na to. Kaya tinanggap natin for consignment. Tapos, ito. May kinash out tayong some pair ng Jordan 1 Low Shadow. Ito still. 6.5 yung napag-usapan namin. Yes, boss. Magkano price mo dito? Kaya mo natin. 6.5. Brand nyo rin. So, 1,000. Bali 7,500, dalawa. Saan nyo nabili to, sir? US release din. US release. Brand nyo naman. 10.5 lang po. Hindi ko meron. Hindi ko nabili ito, sir. 7,500. Thank you, sir. Another cash out. Nike Air Max Impact. Hindi tayo bumibili nito pero for 1K. Hindi na tayo tatanggi dyan. Tapos, isang Jordan 1 Low na Chicago Flip. Size 10.5 women's, 9 men's siya kapag kinonvert. Wala na tayong ganitong colorway dito sa shop natin. May niligaw na isa. Feeling ko, mabilis natin mabibenta tong pair na to. Same lang din dito sa Shadow na to. Pick upin tayo. Package. Hindi ko alam kung anong package. Nakita ba yung LBC boy? Dalawa to. Jordan 1 High. Size 10.5 US release CDS. Thank you, boss. Thank you. Dunk Low Fossil Rose. Para. Cash out. Cash out. Yeah. Pare-recommend ko yung new release. Ito barber. Ito barber. Kasi bago pa sa mata ng tao. Yun nga lang, dumihin yung ano. Yun lang yung disadvantage. Shoutout nga pala sa Butuan City, mga tropa ko dyan.
now checking out Jordan 1 Low na Mocha. One of ano our best seller dito. Tapos some pair ng Adidas ZX Carbon. Colorway niya is light aqua. Katagal natulog sa atin yun. Oo, sa Marikina pa lang, naka-display na to eh. Retail price niya, $200 from Undefeated website siya. Sold natin for 16,000 pesos. Ay, dito! Dalawa yung MRT. Dito? Yung MRT dito. Hindi yung LRT. Ah! Diba? Hindi, LRT pala yun. Bibili tayo ng merienda balls. Ilang katao tayo? Sampu. Tapos sampu. Nagpapadagdag si, ano, Randy. I-upgrade daw yung kanya. Late na, may upgrade pa. Oo. Wait. Hello, sir. Sampu order po. Tikisan na lang kayo dun sa ano, so may umawo. Pero kaya ganyan ganyan. Eh, ibabagsak natin. Please. Malaki yan. Yeah, the green one. So hanggang dito na lang itong episode na to. Pero bago natin tapusin itong episode na to, gusto ko muna i-shout out ang isa sa mga naka-deal natin, si Shopaw Sports Park. Meron siyang YouTube channel. Ito yung YouTube channel niya at Facebook page niya. Yan, subscribe and follow nyo siya, guys. At promote ko na rin yung mga bagong merch natin sa Randrel Collection. Una, itong pinalit nating shirt ngayon. Ito yung I Feel Safer Taking Risk na shirt. Ito yung likod niya. Yan, sa harap. May malaking smiley face with, alam niyo na, peso sign. Yan, designed by Bro Carl. Ito, isa sa favorite ko. Yan, the world is yours with peso sign na mata. Yan, trademark na ng brand natin yan. So, expect yung lahat ng re-release nating designs may ganung mata. Isa pa, get rich or die trying. Ito pala mga designs na to, available to sa Shopee at sa store namin dito. Yung link na sa description down below kung gusto nyo umorder. At maraming salamat sa lahat ng naka-order niya. At sa mga order pa lang, maraming salamat in advance. Napalaking tulong yan. At nga pala, kung di pa na pag-follow sa Facebook and Instagram namin. Ito yung Facebook namin, Instagram namin. Sa Facebook, mag-100,000 ano na kami, likes na kami. So, tulungan nyo kaming ma-hit yun. Tapos, Instagram, medyo halfway pa sa goal namin na 100,000. Dito sa YouTube, medyo malayo pa rin sa 100,000. Pero, nakakalahati na tayo, ano. So, tulungan nyo kami. Ayun ang target numbers namin for this year. 100,000 for Facebook, Instagram, at YouTube. Facebook, malapit na. Sa Instagram and YouTube, tulungan nyo kami, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. At kapag nag-subscribe kayo dito, promise namin, mas marami pa kami contents na ilalabas para sa inyong lahat. Coming soon. Abangan nyo lahat. Maraming salamat. Peace.